up guys? Magandang umaga sa inyong lahat. So today is holiday, November 30. So another day naman ng ating vlog. So today i-re-review natin yung NMAX 2.21 o 2021 na binili ng ating bilas o si Jesse. So pupuntahan natin sa bahay nila, papalit muna kami ng motor para ma-review natin yung binili niyang NMAX 2021 ABS. So sa mga bago dito sa channel ko, huwag kalimutang i-like ang video na to at subscribe na rin po kayo, no? Huwag nyo na rin pong kalimutang pindutin yung notification bell para kung meron tayong bagong upload na video, eh manonotify kayo kagad ni YouTube. So yun, after nating i-review yung NMAX, eh mag-a-upgrade na naman tayo sa ating PCX 150. So, di ba yung binanggit ko doon sa mga previous vlog ko, ang concern ko dito sa motor ko, wala siya tayong problema sa top speed niya. Ang problema ko lang eh yung arangkada. Parang pakiramdam ko kasi pag arangkada nahihirapan yung motor, no? Lalo na pag meron tayong back ride. So ngayon mag-upgrade tayo ng center spring at mag-experiment na rin tayo na magpalit ng flyballs, no? So right now kasi ang naka-install sa motor natin na flyball, tatlong 17, combination siya ng tatlong 12 grams. Wala tayong problema sa top speed gaya na sinabi ko. Ngayon titingnan muna natin pag nagpalit tayo ng center spring. Ang stock kasi ng center spring ng PCX is 800 RPM. So yesterday galing akong Manila, pasok ako sa opisina, bumili ako ng JVT center spring for PCX na 1200 RPM. So try natin kung yung dinidesire ko na dulo o arangkada at dulo ng motor eh marireach pag nilagay natin yung 1200 RPM na center spring. Huwag muna tayo magpapalit ng bola, no? Titingnan natin kung okay na. Pag hindi, mag-straight 15 grams na lang tayo siguro, no? Dahil may dala na rin akong pyesa na JBT rin, na bola na straight 15 grams. Ang stock kasi ng PCX guys is 17 grams, no? So ngayon, i-straight 15 natin kung hindi tayo satisfied dun sa combination, no? Ng 1712 na naka 1200 RPM na center spring. Well, depende na lang yun, no? Sa ating mamaya. So, syempre, ang gagawa ng motor natin, si paring Baron, ang ating mekaniko dyan sa JBD Motorcycle Parts. JBD Motorcycle Parts, located po yan sa San Nicolas, City of San Fernando, sa tapat po siya ng Camp Ulibas. Madali lang po, Camp Ulibas, i-waste nyo lang, nandyan na yung JBD Motorcycle Parts. So today, samahan nyo ako guys sa aking mga motor adventure. Okay, so update ko uli kayo mamaya guys. Thank you.
i-enter yung code. Oo, kailangan mo rin yung code. Nawala yung susi. Oh, high-tech yung bagong Elma. Mauuwi na rin ni Jesse ang kanyang bagong 2021 NMAX ABS, no? So ipapareview niya sa atin ito para magbigay tayo ng first impression. What's up guys? Ito na nga, ire-review na natin ang 2021 NMAX ABS version. Icon gray ang kulay nito. So powered by Blue Core liquid cooled 4-stroke single overhead cam, single cylinder, 4 bulbs at fuel injected na rin ang motor na to. Malaki na rin ang kanyang fuel capacity na 7.1 liters na pwedeng-pwede sa long drive guys, no? So hindi ka basta-basta magpapagas ng magpapagas dahil malaki na nga yung fuel capacity ng motor na to. So check natin yung mga switches niya, yung turning signal niya. Yes, turning left is okay. Turning right, okay din. Ngayon, kung papatayin mo, pipindutin mo lang sa gitna para mamatay yung turning signal niya, no? So, high beam and low beam, okay din. Meron na rin tong stop and start system, tinatawag na idling stop system, no? Meron na rin siyang hazard switch. So, yung stop and start system, pag naka-on yung stop start system niya o yung idling stop, pag na-detect ng motor na nakahinto ka ng 3 to 5 seconds, mag-o-off yung makina. Nandaruli siya once na tinrottle mo. Check natin yung kanyang storage kung malaki. So, ito yung storage niya with the capacity 23.5 liters. So, kasha siguro dito yung full face na helmet. No? Depende sa klase ng helmet or brand ng helmet. So, malaki, malalim siya. Pwedeng-pwede sa long ride guys, no? Kahit hindi na natin lagyan ng top box ito, okay na to. So, okay din itong footboard design niya, no? Pwedeng-pwede siya sa mga long ride, kung nangangalay ka, pwede kang mag-cruising type o iunat mo yung paa mo para relax ang driving. Napakaangas din ng headlight niya, no? LED na po ang kanyang headlight. So, meron siyang parang silver na design. So, wala lang siyang daytime running light. So, check natin yung hazard niya, no? So, yung hazard niya is, yan, bulb type pa rin ang kanyang hazard light, no? Bulb type pa rin. So, pagdating naman sa kanyang tail light, LED na rin ang kanyang tail light, guys. Maganda dito, meron siya reflector sa side, no? Tapos, may ilaw na rin yung lagayan niya ng plaka. So, ang rear tire size pala nito is 130/70x13. And then, ang front tires niya naman niya ay 110x70x13. So, isa sa pinakamagandang features ng bagong 2021 NMAX ay yung tinatawag nilang Yamaha Y-Connect, wherein pwede mo i-connect yung dashboard ng motor mo sa cellphone mo. Meron na rin siyang charging port. Pagka maglo-long ride ka, nalobat ka, meron siyang charging port dito. Maluwag din yung kanyang utility pocket. Meron pa siyang extra bulsa dito sa right side. Malaki din, maluwalim din yung bulsa niya. Yun, pero wala siyang lock, no? So, eto na nga, iti-test drive na natin itong bagong NMAX 2021. Nakalimutan ko lang i-demo kanina yung kanyang isa pang pinakamagandang features, which is the traction control system. So, yung features na to, kokontrolin niya yung pag-ikot ng gulong once na nag-slide ka sa mga mabubuangin at matubig o madulas na kalsada. So, iwas disgrasya.
safe na safe gamitin talaga itong motor na to. So, susubukan na natin kunin ang kanyang top speed, guys. So, andito tayo sa Mega Dyke ngayon. Dito ako lagi kumukuha ng top speed. Kahit dun sa PCX ko, dito ko kinukuha yung top speed dahil wala masyadong dumadang mga sasakyan dito. So, tatestingin na natin kung ilan ang top speed ng motor na to. So, medyo natakot ako kasi matulin na yun, no? At saka baka tamahan natin itong sasakyan na nasa harapan. Woo! Napaka-pwersa ng NMAX 2021, no? May ibubuga pa siya pero hindi ko na tin-drive. Baka mamaya tamahan na natin itong sasakyan sa harapan ko. So, tetestingin naman natin ang kanyang mga brake. So, ABS na pala to, guys. Harap at likod. Dual channel ABS na siya. So, susubukan natin yung brake niya sa likod. Okay, buwangin. Oh! Malakas ang brake niya sa likod, guys. Sumipa kagad yung ABS niya. Testingin naman natin yung kanyang front brake. Buhangin! Malakas din yung front brake niya, guys. Sumipa rin ang kanyang ABS. Pero mas okay, mas malakas yung napansin ko yun sa likod, no? Dan sa harapan. So, testingin naman natin sabay. Buhangin! Napakalakas ng preno niya, guys. Pag pinagsabay mo. So, yun yung advantage talaga ng may ABS ng preno, guys. So, nasubukan na natin ang potential nitong motor na to. Isosoli na natin siya sa may-ari. So, nabilib ako dito sa NMAX 2021. No? Iba ang pakiramdam niya. Iba yung feeling versus dun sa PCX na gamit ko. Iba yung ano, may advantage to. Marami rin siyang advantage at saka safety advantage. So, both motor is okay pareho, no? Yung PCX at NMAX okay yan, no? So, ibabalik na natin to kay Jesse. So, yun, no? Natapos na natin i-review yung NMAX 2021. So, ang impression ko, so, okay na motor ang NMAX, no? Kaya maraming bumibili sa kanya dahil ano siya, very safety, very comfortable dalhin. Kahit na mag long ride ka, hindi sasakit ang mga ngalay yung katawan mo. Para kang nakasakay sa sopa, yun yung pakiramdam ko kanina. Tapos ang lakas pa ng makina niya, kahit na umovertake ka, hindi ka mag-aalanganin, no? So, ang SRP ng motor na yun is 144,500 dito sa premium bikes. Ganun ang presyo nila. So, yan din naman ang benta sa ibang mga Yamaha dealers, no? So, ayun. At least, ano, na-testing natin yung 2021. Na-experience natin yung 2021 NMAX. So, now, magpo-proceed na tayo sa JBD Motorcycle Parts. So, dito ko na ikakat yung vlog na to. Dahil ibablog ko na separate yung upgrade natin sa CBT ng ating PCX. So, papalit tayo ng center spring at plyball
if ever kung kinakailangan, palitan na natin yung plywall din, no? So, see you on my next vlog, guys. Thank you sa pagsama sa araw na to. So, always stay safe and ride safe sa lahat ng mga riders. Thank you, guys. Bye-bye!